kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang bira. Hipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkababag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tutuhin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-11 na linggo ng pangyarihang panahon. Atin pong isama sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nalis sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na nasa ng Quiapo. Ang mga intensyon naman ay nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin sa ating misa ngayon ang ating mga intensyon para sa lahat ng naapektuhan ng mga kalamidad. Mga kapatid, ang biyaya na bigay ng ating Panginoon ay siyang dapat nating tanggapin at mamuhay tayo ng matuwid at para sa kapayapaan at hindi natin pagyabungin pa o paramihin ang mga karasan sapagkat tayo'y gagawa ng mabuti upang ating sasalamin ang kabutihan ng loob ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at dahil sa ating pagkukulang ay nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mawalang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat, sinasabi niya, sa kaukulang panahon,
ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumaing ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihan loob, ganun din ang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Wari, walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay alay, pagkat yung ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo'y liwanag, tanglaw sa'king paglakad. Sa pag-akbang sa iyong landas, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipagpasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Lunes tayo na 11 na linggo sa pangkaraniwang panahon. At ngayon, sa ating mga pagbasa, tinuturuan tayo sa tama na buhay ng isang paglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa, sa pangalang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 10, na ipinakilala niya ang lahat ng mga paraan niya sa lingkod ng Diyos, na hindi masayang ang lahat ng bigay na biyaya ng Diyos sa kanya. Dumaan man sa kanya ang mga iba't ibang mga pagsubok, kahirapan at matindi na pinagdaanan, hindi siya sumuko, bagkos nagpapatuloy sa kanyang pagpapahayag sa salita ng Diyos at sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat, ayon pa sa Salmo 90, ang Diyos na may pag-ibig na wagas ay kailangan na paglingkuran sapagkat siya'y nagpahayag ng kanyang handog na pagligtas sa atin na darating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 42, ito ay karugtong ng pagtuturo ng ating Panginoon sa tinatawag na pagpapahayag ng pagiging mapalad sa pagtuturo niya doon sa Burol. At sinasabi niya sa ngayon na ibahin ang paningin ng bawat isa at ibahin ang pagtanggap ng kapwa-tao na kung saan hindi na sa paghihiganti bagkos sa tunay na paggalang at pag-ibig dapat ang siyang ipairal upang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ang pinakapunot dulo ng lahat ay kung paano maipayag ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga karasan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na huwag na yung dating kalakaran. Ang dating kalakaran ay tinatawag na lex talionis. Lex batas, talionis bagay. Na kung halimbawa isang bagay ay nawala, kaya ng mata ay
dahil nasuntok mo ay nawala, dapat rin ang isang mata mo ay suntukin din. At kung nawala yung isang ipin, dapat isang ipin din ang wala sa iyo. Kaya tinatawag mata sa mata at saka ngipin sa ngipin. Ito po ang napahayag sa mga luma na mga pagtuturo na ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 2, Versikulo 23 hanggang 25. Na ito ay upang maiwasan ang tinatawag na pagpapalala ng karasan. At kung maibsan ang karasan, yun kung ano yung nagawa sa kapwa, yun rin ang parusa sa gumagawa. Na kung naputol yung paa sa isa, putulan din yung gumawa noon ng paa. Pero ito yung tinatawag na pagtigil ng paghihiganti dahil noong panahon sa sinaunang mga tao ay mayroong paghihiganti. Kaya nga si Cain ang gumagawa ng masama sa kanya ay maghihiganti ng 7 doble. Pero sinabi ni Lamech, 7 doble lang kay Cain. Para sa kanya ay 77 na doble pa. At ito'y mabasa natin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, Versikulo 24. Kaya ang lahat ng tao upang sila ay hindi na magkaroon ng sambayanan na nagkaisa para sa karasan, ay iniiba ang kanilang mga lingwahe. Kaya mayroong tinatawag na pagtayo ng turi ni Babel na hindi natuloy. At makita natin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 11, Versikulo 1 hanggang 9, dahil gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay mamuhay sa ibang paraan. Hindi dapat ipaghiganti kung ano mang makasama ang nagawa. Kaya gagawa ng mabuti sa kabila ng lahat ng ginagawa na karasan. Ayon pa sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 12, Versikulo 17, ang isukli mo sa paggawa ng kasamaan ay ang kabutihan at ikaw ay para sa Diyos. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 na kung sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo rin ang kaliwa. Dahil ang kapag ka sinampal ka sa kanang pisngi, ang isinampal sa iyo ay ang kamay na kaliwa. Na ang kamay na kaliwa ay tinuturing sa mga Hudyo na masama. Ibig sabihin, nasampal ka ng masama. At least, magpasampal ka sa kanan upang ang isampal sa iyo ay ang mabuting kamay na tinatawag na kanang kamay. At pantay na kung anumang nakikita sa kanang pisngi mo, nakikita din sa kaliwang pisngi dahil hindi na ito masabing mahalata na mayroong ginawa na karasan. Ang ibig sabihin lahat dito na hindi gagawa ng paghiganti bagkos itigil ang lahat ng paggugulong at paglala ng mga kasamaan sa pamamagitan ng pagkaroon ng kabutihang loob. Kabutihang loob sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob rin para sa atin. Siya'y nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Siya ay nagpasikat ng araw, hindi lang sa mga may kabutihang loob, sa may gumagawa din ng kasamaan. Sapagkat ang ating Panginoong Isos ay nagligtas sa atin hindi dahil lahat tayo mabuti. Bagkos sa kabila na tayo'y mga makasalanan pa, iniligtas niya tayo upang lalong maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. At dahil sa kabutihan at
kabutihang loob ng Diyos, tayo rin ay magpahayag ng kabutihan sa kabila ng ginagawa ng iba. Hindi po natin tingnan ano ang ginagawa ng kapwa-tao, bagkos ating ipahayag sa kanila na handa tayong magpakabuti, handang magpahayag ng habag, awa at pagpapatawad upang ang Diyos ay siyang tunay na pumapanginoon sa ating mga puso at magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan na tinatawag mo unang mga Kristiyano at mga Hudyo, Shalom. Ang Shalom ay hindi lang kapayapaan sa tahanan, sa individual na tao, bagkus kabuuang harmonia na ang lahat ay namumuhay sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, at pagkaroon ng habag sa isa't isa, sapagkat mayroong Diyos na puspos ng habag, awa, at pagmamahal sa atin. Naway, ang sentro ng ating buhay ay ang paggawa ng mabuti, sapagkat napapahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan para sa ating kapwa, upang ang ating kapwa ay makakilala din ng kabutihan ng Diyos at sila ay matutong magmahal, magbalik loob upang maghari ang kultura ng pag-ibig, ang kabutihan, at ang lahat ay matuto ng paraan ng habag at hindi sa karasan. Naway, ang Diyos ang siyang laging sentro natin at ang Diyos ay siyang esensyal na batayan ng lahat ng ating ginagawa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakabuti sa atin ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod sa ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa at atin pong itutugon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating makaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, nawahipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik-loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay, pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ang sambayanan, habang aming tinataas ang mga panalangin nito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkaaway-away at hindi pagkakasundo. Ningamit sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat
nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin yung patid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong angking katauhan na dapat pagpakanin at pangalagaan at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na marapat na kaya aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilay, pinintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng manghelisi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang sanasi. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Melay, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabulin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O
sakramentong banal na kahanga-hanga. Papurihan natin at lahat ng bansa, o sakramentong banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyan, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na posisyon ay sa ganap na ika-lima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, inapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito ang nakipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkaisa sa iyong sambayanan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o banal na misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Salon ng Quiapo. Kayo may naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na wain yung panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ating ipahayag ang kabutihan at paggawa ng mabuti upang ating maipahayag sa kapwa ang Diyos na may kabutihang loob. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagmasin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kinangang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw, kailang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapibahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
kanabing. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin.